Na-experience mo na ba ang pumila? Na-experience mo na ba ang masingitan sa pila? Nung may nagtangkang sumingit sa'yo sa pila, ano ang naramdaman mo? Nainis ka ba? Nayamot ka ba? Nagalit ka ba? Nabwisit ka ba? O hinabaan mo na lang ang iyong pasensya at hinayaan mo na lang siyang sumingit? Wow! Ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa naging experience ko or na-witness ko sa pila sa isang payment center. Malapit na mag-due date ang utilities namin noon, kaya pumunta ako sa isang payment center para masettle na. Mahirap na, baka makalimutan ko pa. Mapas due tuloy kami. So, maaga akong umalis ng bahay para mauna ako dun sa pila. Kasi diba, alam mo naman, pag sa mga pilang ganyan eh, pag nasa dulo ka na, nakakapagod. Nakakapagod maghintay. Diba? Naghihintay ka na nga lang eh, pagod ka pa. So, ito na nga. Pagdating ko sa payment center, ay aba, may mas early bird pa pala sa akin. Bali, dalawang pila yon. Merong special lane na para sa mga senior citizen, mga buntis, at mga disabled. While meron namang regular lane na para sa mga, alam mo na, para sa mga hindi special na kagaya ko. Bali, may dalawa ng senior citizen na nakapila doon sa special lane. At saka doon naman sa regular lane, may dalawa na rin. So, bali, pangatlo na ako doon sa regular lane. Since alternate naman ang magiging proseso, edi magiging panlima ako. Diba? Magiging panglima yung transaction ko. Okay, so hindi na masama. Pwede na. Yung lima eh. Ang pinakauna talagang dumating sa amin ay isang babaeng may karga-kargang baby. Tawagin na lang natin siyang early bird kasi 'di ba? Sobrang early niya. Later on na pag-alaman ko, around 7:30 pala nandun na siya, nakapila na. Oh, 'di ba? Napaka-punctual niya. Wow! Doon siya nakaupo sa pinakaunang upuan na nasa loob ng opisina, samantalang kami nandito, doon kami nakapwesto sa may labas na ng pintuan. Few minutes before 8 ako dumating, maaga pa, so kaya wala pang gaanong tao. So, puupo muna. Pakuya-kuya-kuy habang naghihintay. Supposed to be 8:30, mag-start ang operations nila. Kaso, nagka-aberya. O, diba? Yung gustong-gusto mong makauwi agad, tapos ayan, magkakaroon pala ng aberya. Pero, syempre, wala naman tayong magagawa, diba? Kundi ang maghintay na lang. Habang umuusad ang oras, lalo namang humahaba ang pila. Dumadami yung tao. At unti-unti nang umaatake ang pagkainit. Pero para hindi ko maramdaman masyado ang pagkainit, edi nakinig na lang ako sa mga usap-usapan ng mga marites noon. Diba? Hindi naman mawawala ang chismisan sa mga pilang ganyan. At tahimik lang akong nakiramdam sa paligid. Maya-maya, may dumating isang matandang babae. Later on, napag-alaman ko,
60 years old na pala siya. So, senior citizen na siya. Yung dati nga ng lola mo, parang pa VIP. Wow! Tawagin na lang natin siyang si Thunderbird. Diba? May early bird. Ngayon naman, may Thunderbird. O konting chika-chika sa mga nadadaanan niya. Para siyang sikat doon. Alam niyo, parang kilala siya. Siguro matagal na siyang nagbabayad doon. Napansin ko, aba, dire-diretso siya doon sa loob ng opisina. At tumayo siya sa unahan ni Early Bird, yung babaeng may kandong na baby. Siguro napansin ni Early Bird na para bagang sisingit siya. Tinanong niya ngayon si Thunderbird, saan po ang pila niyo dyan sa labas? Baka po masingitan kayo. Sumagot si Thunderbird, dito ang pila ko. What? Sabi naman ni Early Bird, bakit po kayo dyan pumipila? Ako po ang nauna dito. Sumagot naman si Thunderbird, hindi, kanina pa ako dumating dito. Ako ang naunang dumating dito. Wow. Kakarating pa lang niya. Tapos sabi niya, una daw siya. Nauna pa nga ako sa kanya Sabi niya, siya daw nauna. Amazing. No? Di ngak-ngak sila ng ngakak. Pareho sila. Hindi nagpapatalo din si Early Bird. Umangak-ngak si Thunderbird. Sumasagot din si Early Bird. Lumapit na ngayon yung personnel. Sabi ng personnel, madam, ano po ang problema? Kwak, 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 kwak. Hindi ko na masyadong nakuha yung eksaktong sinabi ni Thunderbird, pero nagagalit siya at ginigiit niya nga na siya daw dapat mauna kasi siya daw ang naunang dumating. Yun ang ginigiit niya. Okay, so sumabat naman ngayon si Early Bird. Paano po ang hindi ako magagalit? Sinasabi niya pong siya daw dapat ang mauna sa pila kasi siya nauna daw dumating. Samantalang ako po kanina, di ba, ang nagpabukas sa inyo ng gate? Ako dito ang nakaunang nakaupo, kaya ako po ang dapat mauna. Sumisingit lang siya, di pa siya marunong makiusap. Nagsisinungaling pa. Diba? Galit na rin si Early Bird. Mukha namang alam na this ng personnel ang mga kalakarang ganyan. Yung mga style na ganun. Kaya ang sinabi na lang niya, madam, kung kayo po ang naunang dumating kanina, sana po hindi kayo umalis. Kasi ito po si ma'am, nagtyaga po siyang maghintay. Kanina pa po yan siya. Tsaka kita niyo naman po, meron siyang daladalang baby, kaya siya dapat ang mauna. Siya po ang pauunahin natin. Aba, siguro napahiya siya ng very very light, kaya nagbago ang ihip ng hangin. Sabi ni Thunderbird, oo nga, meron siyang daladalang baby, kaya siya ang pauunahin natin. Pauunahin na kita kasi may daladala kang baby. Wow. Ang galing. Partida pa no? Sabi naman niya, sumagot si Early Bird, hindi niyo po ako pauunahin. Ako po talaga ang nauna dito. Nagets ko yung ibig niya sabihin kasi hindi niyo po ako paunahin. Ako po talaga nauna dito. Kasi parang, di ba, parang partida pa ang binigay sa kanya na pauunahin siya ni Thunderbird. Kasi daw dahil may dala siyang baby. Samantalang, entitled naman talaga siyang mauna dahil siya talaga ang nauna doon. Diba? 7:30 pa nga lang daw. Nandun na siya, nakapila na. Tapos si Thunderbird, kakarating lang naman. Tapos sabi niya, siya daw nauna. Sumagot naman ngayon si
Thunderbird. Ay hindi, kasi kung ako ang nauna sa'yo, pauunahin kita dahil mayroon kang dalang baby. Wow. Uy, may puso naman pala. Eh, sumagot si Early Bird. Ay hindi rin po, kasi di po ako magpapaspesyal kung hindi po ako magpapaspesyal porque may dala po akong baby. Kung ano pong nadatnang kong pila, dun po ako pupwesto. Kasi marunong po akong rumispeto sa pila eh. Sabog. Sa pool si Thunderbird. Kasi nga, di ba, sa ginawa niya yun, wala talagang respeto, no? Kasi, nandito nakapila, tapos sasabihin niya, sisingit siya ng ganun. Hindi man, di ba, hindi nga rin naman talaga, nakiusap man lang. Eh di, parang naiinis na yata si Thunderbird. Parang may binabalak yata siya. So, alam mo kung anong tinatanong niya. Sabi niya, taga rito ka ba? Wow. Parang may pinaplano siya, no? Parang, ang tunog niya parang may pinaplano, parang ganun. Di sabi naman ni, ano, sabi naman ni Early Bird, taga rito po ako. Firm na firm. Parang hindi ba magpapabuli. Sabi naman ni Thunderbird, kanino kang anak? Parang inaalam niya kung taga saan banda. Baka mamaya kilala nga siguro siya doon. So, baka papa, ano niya? Papahanap niya. Gaganti siya. Sama na iniisip eh, no? Pero, di ba? Di sabi naman ni Early Bird, eh bakit niyo po tinatanong? Hindi ko na po kailangan sabihin sa inyo. Kasi hindi nyo rin naman po kilala. Strike yun lo. Strike si Thunderbird. Basag si Thunderbird. Nagsalita pa ulit si Thunderbird. Kasi ako 62 years old na ako eh. Sumagot naman si Early Bird. 62 years old na po kayo. Senior na po pala kayo. Kaso, marami ba pong senior citizen sa labas ang nauna sa inyo? Bakit di po kayo pumila doon sa mga senior? Hala, talaga eh. Lagi siyang sapul eh. Alam mo kung anong sinagot ni Thunderbird? Wala akong pakialam. Oh, diba? Parang ang syupal na mukha ng lola nyo. Ang cute-cute talaga niya, no? Sarap panggigila. Sorry ha, very disrespectful. Sa totoo lang, mali naman talagang sumasagot-sagot sa mas matanda sa'yo. Kaya lang, doon kasi sa ginawa ni Thunderbird, una siyang nagpakita ng pagdisrespeto. Kaya parang ano lang, yung ano ba, reflection lang yun nung ginawa niya kay Early Bird. Kaya tuloy, ang ginawa ni Early Bird sa kanya, dinisrespeto din siya. Sumasagot-sagot din sa kanya. Pero sa tingin ko, kung nakiusap lang sana siya kay Early Bird, tayo namang mga tao, ano tayo, ilikas naman tayong may pagkamaawain. Diba? So, posibleng namang pinasingit niya siguro yun kung nakiusap lang. Hindi yung ang dating parang akala mo ano eh, VIP na entitled siya na sumingit ng ganun-ganun na lang. Diba? Samantalang sa ginawa niyang yun sinusubukan niyang apakan ng
karapatan, diba, ni early bird. Hindi niya nirespeto yung pagiging maaga ng tao doon. Para siya kakarating lang, gusto niya mauna na agad siya. Sabi nga, respect daw is not given, it is earned. Diba? Irespeto mo ang kapwa mo para irespeto kanila. Diba? So, ano yun, ang lagay eh, gusto mo, irespeto ka. Tapos, binabalahura mo naman yung kapwa mo. O, di, nasaan ang ano dun? Nasaan ang hustisya doon? Swerte-swerte mo naman nun. Ikaw lang ang irerespeto. Tapos ikaw hindi ka marunong magrespeto. O di syempre, hindi pa tapos ang kwento ko. Since hindi na pataob ni Thunderbird si Early Bird, dahan-dahan siyang naglakad. At alam mo kung saan siya pumunta. Doon siya pumwesto sa unahan nung senior citizen na pinakaunang nakapila doon. Ah? O, diba? Ang cute-cute! Talaga ng lola niyo, no? Kapwa niya, senior citizen, hindi niya rin nirerespeto. O. Eh, kung tutuusin, mas matanda pa sa kanya yung nakapila doon sa unahan. Isang lalaking senior citizen siya na I think nasa ano na siya eh, nasa 70 plus na. Eh, samtalang siya 62 years old, malakas-lakas pa. Ayun, yung... So, ano ba yun? Dahil ba ladies first, ganun? Ganun ba yun? Eh, sana kasi kung marunong tayo magrespeto, di ba, regardless of age, basta kung dumating tayo sa pilahan na ganyan, eh sana, kung anong nadatnan natin, dun tayo pumwesto. Huwag naman tayong ano... para tayong mga VIP dyan na entitled kayo. Hindi ganun. Huwag ganun. So, ito na. Nag-umpisa na ang operations, no? Unang pinoseso, yung transaction ni Early Bird, syempre, dapat lang dahil siya naman talaga nauna dun. Okay. At ang ginawa naman ni yung pinakaunang senior citizen na nakapila, tumayo siya. Pumwesto siya dun sa unahan ni Thunderbird. O, diba? O, di, hindi nasingitan ng lola nyo si lolo nyo. Pero, nakasingit pa rin siya talaga si Thunderbird. Kasi nga, yung pangalawa dun sa pila namin, pinasingit siya. Kasi daw, kumare daw siya. So, in short, nasingitan ako. Nasingitan kami hanggang doon sa may dulo. May iwasan sana ang mga ganong mga eksena, di ba? Kung magrespeto tayo sa kapwa natin. Yun, maiiwasan natin yung ganun. Diba, sasabihin mo, hindi na nila ako nirespeto, matanda na ako, sinagot-sagot ako. Pero ito muna eh, nagrespeto ka ba sa mas, sabihin na lang natin, mas nakakabata naman din sa iyo talaga. Nagrespeto ka ba dun? Eh, ikaw naman ang unang nag-disrespect. So, sana, para walang mga ganong eksena, eh, wag tayong sisingit ng ganun na lang. Pero, kung hindi talaga may iwasan, kasi, diba, kasi mayroon talaga mga taong ganun. Ano ba ang dapat nating ginagawa sa mga taong ganun? Ang mga taong ganon, sa mga ganoong sitwasyon, dapat pala, pasasalamatan natin yung mga yun. Ah?
syempre yan ang reaction mo kaagad niyan, 'di ba? No. Normal reaction eh. Ba't ko papasalamatan yan? Tadyakan ko pa yan sa mukha eh. Oo, yung mga madilim na singit na yan. Yun. Pasalamatan mo sila. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi ang mga taong ganyan, they help you build your character. Kapag hinayaan mong sumingit ang madilim na singit nang walang sama ng loob, walang galit sa puso mo, walang pagkainis, walang pagkayamot, diba? In that way, natutulungan ka niya na ma-build yung character mo, yung kindness mo, yung patience mo, diba? Bumabait ka, lalong humahaba ang pasensya mo, diba? Maganda sa pagkatao mo yan, pag mabait ka, pagka mapagpasensya ka. Ito pa ang isa pang dahilan kung bakit dapat mong pasalamatan ang mga madilim na singit. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ka magkakaroon ng oportunidad na makapag-bless ng kapwa mo. Oo, makapag-bless ng kapwa mo. Paano? Kasi kung hinayaan mo na lang siya na sumingit ng walang, di ba, walang sama ng loob, walang galit sa puso mo, basta mo na lang siyang hinayaan na sumingit dyan, yung mga madilim na singit na yan. Ito lang naman ang nangyari. You were able to bless them with your time. Wow! Diba? Kasi, diba ang oras napaka-precious niyan, eh, hindi na maibabalik yan. At dahil sa pinasingit mo sila, dahil pinasingit mo, sumaya sila at your expense. Diba? Sumay credit ka doon. Na-bless mo siya. At sabi, kapag nag-bless ka daw ng kapwa mo, ibe-bless ka rin daw nung nasa itaas. Yeah! Pero wait lang ha. Hindi porkit pa sasalamatan kayo eh, magiging ano nyo na lang yan ha. Magiging legit na excuse nyo na lang yung pagsingit-singit dyan ha. Mga madilim na singit kayo. Huwag kayong masaya dyan. Dahil may kalalagyan kayo. Nandyan yung karma. Kapag ang pagsingit nyo dala lang ng kapritsyo nyo, diba? Akala nyo kung sino kayo mga VIP. Diba? Hindi nyo nirespeto yung kapwa nyo. Kapag may kalalagyan kayo. At yun namang mga taong hinayaan kayong sumingit, dahil mga madilim kayong singit, sinasingit kayo ng walang sama sa kalooban nila, sila naman itong makakatikim ng payback, ng good karma. Pero sa side na early bird, ang hirap din sisihin eh, kasi diba normal na tao, normal lang naman sa tao ang ipagtanggol lang karapatan niya, yung ayaw niyang magpabuli. At saka siguro malay natin, baka pinadala talaga siya dun sa sitwasyon na yun para bigyan ng leksyon si Thunderbird. Kasi madalas niya na sigurong ginagawa yung ganun. O, para makatikim naman ng lesson, ayan. Kaya kayong mga madilim na singit, magpakabait na kayo ha. Ayusin nyo yung mga buhay nyo. Siguraduhin yung nakaapa kayo sa lupa, hindi sa kapwa nyo. Kung hinihingi ng sitwasyon na sumingit kayo,
dahil may emergency. For example, taing-tae na kayo. May LDN. Makiusap kayo ng maayos. Hindi yung parang akala nyo mga ano kayo. Sino kayo mga VIP dyan. Ha? Nipis-nipisan nyo yung mga mukha nyo. Huwag nyong itatago ang hiya nyo sa ilalim ng mga ingrown nyo, ha? Sigigin nyo ako. Kung gusto nyo mauna sa pila, abay maaga kayong pumunta doon sa pila. Ha? Gusto nyo, doon na kayong matulog sa gate. Para kayo talaga mauna. Irespeto nyo yung pila. Irespeto nyo ang kapwa nyo. Nagkakaintindihan ba tayo? O kayo. Kayo mga nasingitan dyan. Kaya nyo. Kaya nyo yung pasalamatan ng mga mariling na singit na yan. Kung kaya nyo, mag-comment kayo, ha. Subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga litanya. Okay? Thank you. Bye.